111 112. No, nanibago rin ako dahil bumigat yung Dwight natin. Grabe, ang ganda na panaginip ko. May bagong sandata yung Dwight ko. Akala ko totoo na. Panaginip lang pala. Makapagkape nga. Ay, nang oras na ba? Hala, ano to? Galing sa JNT. Aba, ba't nandito to? Patay naman ako nito kay Mrs. Andito na pala mga amigo yung inaantay natin, yung bagong sandata ng Dwight natin para iwas simplang. Kung masimplang man tayo, meron tayong panangga. Ito mga amigos yung flash card para sa PCX-160. Kaya tara, ilagayin natin to. Hindi na panaginip to. Totoo na to. Kaso mamaya, patay ako kay Mrs. Bago natin ilagay ito sa ating PCX-160 ay syempre i-unbox muna natin to. So sa screen natin mga bis nakalagay kung saan po tayo pwede na maka-order nito. So nabili ko po ito sa Shopee sa halagang 1,700 kaya yun. Sobrang init naman ng ulo ng misis ko. Kaya tara mga mix, i-unbox natin to. Yung bigat pala mga mix ng crash guard na ito ay nasa 7,429 kilograms yung weight niya. So i-run off lang natin sa kilo. So nasa screen po natin. Andito mga mix si Dwight natin. Yan, nag-aantay na. Kaya ilagay natin yung crash guard na ito. So, gusto ko mga mix maglagay ng crash guard. Actually, dati talaga mga mix, no? Ayaw ko talaga maglagay ng crash guard dahil for sure ay dagdag bigat talaga to sa PCX-160 natin. Kaso, yun nga lang mga mix, no? Simula kasi nung na-simplang tayo, excuse me, simula kasi nung nadulas tayo ay parang gusto ko na manigurado, kaya bahala na kung gagastos ako, basta't gusto ko kasi maging safe ulit yung PCX-160 natin dahil syempre mahal na mahal natin yan dahil katas po ng YouTube natin yan at ang dahil po sa inyo nagkaroon po tayo ng PCX-160, kaya dapat ay sobrang ingatan ko talaga ito para po sa inyo mga amigo. Kaya ito, lagayin natin to. So mga amigo, no, yung una natin na gagawin ay tanggalin muna natin yung ating rubber matting dito sa ating step board. Tapos, punasan na rin natin. Dahil minsan lang kasi ito nakapunasan kapag nabuksan na. Sukatin natin muna mga mix, no, kung saan natin ito ilalagay. So ganito amigo yung kinalabasan niya. Okay na rin. Hindi pa naman tapos eh. Tanggalin natin yung tatlong tornado dito sa PCX-160 natin. So para matanggal mga mix yung tatlong tornado na ito na nakakabit, kailangan natin ng kailangan natin ng 10mm para matanggal natin to. Kaya tara. Yun mga amigo, na lagay natin dito pa lang po na side sa kabila, hindi pa. Pero gustong-gusto ko mga mix yung crash guard na ito. Crash guard. Gustong-gusto ko yung pagkagawa nila, yung crash guard, dahil saktong-sakto siya mga mix. Saktong-sakto siya dito, dito at ito. So hindi po siya tabingi. Kita nyo, 'di ba? Sukat na sukat talaga siya.
pulidong pulido yung mga magisang paggagawa. Kaya kapag umorder talaga tayo ng ganito ay hindi talaga tayo magsisisi. Napakaganda. Kaya mga Megs, mamaya ko na kayo update, no? Tapusin nyo muna yung sa kabila. Alright? Mainit. Yan, no? Sukat na sukat talaga siya. Amigo, ito na. So ilalagay lang natin to dito, pabag natin, pero expect natin na uulbo yung portion na dito, mga Meg. So expected na yan kapag tayo naglagay ng crash guard. At yung nagustuhan ko dito, mga Megs, dahil meron na siyang lagayan para sa mini driving light. So if ever na magpalagay tayo ng mini driving light, meron na siya, diba? Yan, o, crash guard ng Dwight natin sa kabila. Alright, pugi, man. So tapusin ko muna ito, mga Megs, tapos lagyan natin ng magandang montage. Alright, at yun, mga amigo, na gawa na po natin, natapos na po natin. Napakaganda po ng in-order natin na crash guard para sa PCX160. Napakapulido, at kita nyo yan, hindi siya magalaw. Kapag ginalaw mo ito, gumagalaw na po yung buong katawan ng Dwight natin. So nasa screen lang po natin, mga Megs, kung paano po kayong murder nito. So sa halagang 1,700 ay meron ka ng crash guard para sa PCX160 ninyo. So hindi rin po siya hirap na i-install. Napakadali lang po, mga Megs. Kaya naman sana po ay may natutunan po kayo sa video natin for the day. Although dito, mga Megs, although na dito, mga Megs, parang meron siyang ulbo konti. Yan, kita nyo. So expected na talaga natin yan kapag tayo ay nagpalagay ng crash guard. Pero kapag sa malayuan, mga Megs, hindi naman siya halata ito. Kaya hindi naman siya big deal sa akin. Okay lang naman po siya. Dahil ganoon talaga eh, crash guard to eh. Kaya ganoon talaga. Wait, ulit. At ito naman, mga Megs, sa kabila natin. Yan. Kapag sa harapan, ganyan siya sa harapan. Kita nyo. So dagdag pugi at angas sa Dwight natin. So sa susunod, mga Megs, lagyan natin doon ng mini driving light, dahil sayang naman, dahil nilagyan kasi nila nang nalagyan dito. Kaya naman lagyan natin to siguro sa susunod na, dahil yun nga, sasali kasi tayo ulit sa endurance doon sa Cebu na naman po. So parang nasa 700 km po ata yun, diba? Ang lupet to. So bagay na bagay, mga Megs. Yun, mga amigo, kita nyo naman, napakaangas po ng crash guard natin. Half lang po yan, hindi po siya full, dahil kasi kapag full, medyo masyadong talaga mabigat para sa Dwight natin. So napakasimple lang po yung crash guard natin. So yung next step ko nito, mga Megs, ay plano ko na magpalagay ng mini driving light. Dito natin nilagay, dahil meron na siya kasing lagayan dito. Dahil plano ko kasi, mga Megs, na this coming August ata ay mayroong endurance dito sa Cebu, at sasali po tayo doon. Kaya ito preparation na rin po ito for endurance. Dahil ngayon nga, mga Megs, so, nakaraan kasi ay nasimplang tayo nung sumali tayo dito sa endurance sa Bohol. Kaya ayaw ko na maulit yun ulit, kahit na nag-ingat talaga tayo ay nasimplang talaga tayo. Kaya ngayon, mga Megs, no, subukan natin, mga Megs, yung top speed naman, kung may nagbago ba sa top speed ng Dwight natin. Dahil dati kasi, mga Megs, nung wala pang crash guard tayo, yung top speed natin ay nasa 114. So ngayon subukan natin kung nagbago ba. Dahil yun nga, yung crash guard kasi nito, mga Megs, ay medyo mabigat laga siya konti. Pero hindi naman siya ganun kabigat. Nakalimutan ko lang kung ilang kilo. So nasa screen lang po natin. Kaya tara, mga Megs, subukan natin to. I-top speed natin yung Dwight natin. May crossing dito, kaya dandan tayo dito. After noon, doon tayo mag top speed. So andito tayo sa Panglao. Dito malapit sa Panglao International Airport. Subukan natin yung top speed ng Dwight natin na may crash guard na. Yun.
Ikaw! Yun, full throttle na tayo, mga amigo! 104, 105, 106! One 112, 113, 113 mga amigo. Tsaka dito kasi sa Panglao Airport, medyo malakas talaga yung hangin dito mga mags, dahil napaka open. So 113. Pero feeling ko mga Megs, abot ng 114, babalik siya sa dati na 114 kung hindi lang siguro malakas yung hangin talaga. So yung mga Megs, para sa akin, parang wala pa rin po may nagbago sa top speed natin, ganoon pa rin po. Kasi yung top speed naman, yung Dwight natin ay nasa 113 to 114 talaga siya. So okay naman, goods na goods. Bagay naman po yung timbang niya para sa Dwight natin. Kayang-kaya niya yung bigat. Halik ko tayo dito. Subukan natin ulit kung abutin niya yung 114. Tara. Banking in the house. Saka feeling ko mga mix, no, nanibago rin ako dahil bumigat yung Dwight natin. Ramdam ko yun dahil yung kanyang sa handlebar. Ito, banking tayo dito. Ingat muna tayo to. Ingat. Yan. Mini banking tayo dito. Yan. Dito na. Straight. Oh. No. Full throttle ulit. Medyo mas malakas yung hangin kapag papunta tayo doon. Lakas laga. Siguro next time mga Megs, hanap tayo ng magandang spot, yung walang masyadong hangin. So yun mga amigo, sana tulungan nyo kayo kung gusto nyo ng palagay ng crash guard. Gusto ko po nyo malaman nyo na hindi naman po babago yung top speed natin, ganoon pa rin po. Dahil konti lang naman yung idinagdag na ang bigat niya. Alright. So abangan nyo mga Megs yung mga adventure natin kasama yung Dwight natin. So maraming salamat sa inyo mga amigo. Adios.